na, naglalangis na ang ating santol. Titikman na natin. Tadang! Nabalata na natin. Kaya-yadya rin natin yung isa-isa. Gamit natin yung pangyadyad ng cheese. Kung may iba naman kayong pangyadyad, basta kahit ano, basta may pangyadyad. Yadya rin natin. Tapos na! Tapos na yung ating yad-yad na santol. Ibang kunting asin. Habang pepper ng mga sahog. Okay, tabihin muna natin to. Heto na yung ating pinigaang santol. Tatlong beses yan hinugasan at pinigaan para matanggal yung kanyang dagta. And then, andito yung kiniling 100 grams pang palasa. And then yung tinapa. Niribons na. And then yung ating sibuyas, bawang, and then yung ating sili, dagdalawang piraso kasi masyado maanghang pag marami. Siyempre, sugar, 1 cup, and then 1/2 spoon na salt, and then yung ating paminta. Siyempre, hindi mawawala yung suka, 2 spoon. Tsaka yung ating gata. At saka ang ating pangpalasang seasoning. Okay. Start na tayo. Maglagay ng mantika. And then, lagay natin yung bawang, sibuyas. Pag samay-samayan na natin, hindi na mag-aaway yan. Ilagay na natin yung ating pork. Kaya natin mamugmantika yung ating karne para lumabas yung kanyang taba. Isunod na natin yung tinapa. Ang ating tinapa. Kung wala naman kayong tinapa, pwede naman kayong gumamit ng piniritong isda. Pwede rin kayong hindi gumamit ng isda. Nasa inyo. Mas malasa kasi ang tinapa. Gisa lang natin mabuti para lumabas yung amoy ng tinapa. Yan ang mapasarap. Siguraduhin na walang tinik. Then, mag-add tayo ng tubig. Mga 1 tasa. Then, ilalagay na ng ating santol. Sa amin sa Lite, yung daming santol. Dito ko na natutunan tumagluto ng kanang may kasama akong taga Bicol. Takpan natin. Okay, tingnan natin.
ilalagay na natin yung ating paminta, asin, and then yung shuka, hayaan natin maluto ng suka bago natin haluin para hindi lumasang suka yung ating niluluto. Ngayon i-add na natin yung ating kakanggata, dalawang gata sa isang kilong santol. Mas masarap kasi pag maraming gata. Hayaan natin siyang maluto yung gata, and then kusang magmamantika para naman tumagal yung ating nilulutong santol. Habang tumatagal, sumasarap yan. Ayan, i-add lang natin yung sugar. Siyempre ang ating pangpalasa. Tsaka yung ating sili. Ito luto na, pero para sa akin mas masarap yung naglalangis. Nasa inyo, depende sa inyo, pero para sa akin masarap kasi ito pag naglalangis. Kaya hayaan mo na lang siya sa medium heat para maglalangis. Na naglalangis na ang ating santol. Titikman na natin. Ang sarap. Para pelan-pelan.